Okay, and this one, bat. There you go. It's okay, Candace. It's okay, baby. That looks sharp. No, it looks sharp, but it's not, baby. I promise you. Okay, just touch him na lang. Just pet him. Just pet him. How do I pet him? Here, just look at that. Just like that. Oh! See those vampire teeth? It's amazing. Oh, look at this. So cute. Oh, look at him, baby. Oy, oy, gusto niya sa camera, oh. Oh, oh, oh. Oh, you touch him. It's okay, just like that. Just like that. Yeah, there. Yeah, just like that. See? Come on. It's okay. It's okay, baby. Yeah, no. Kita mo. Oh. Ano ko? Pinawisan. Pinawisan siya. It's okay, baby. I'm so proud of you. Yeah, no. Gandang i-vlog ito, anak. Para mo. Alam, ito po yung tinatawag. Ito daw ang pinakamalaking rat natin sa Pilipinas. Lumapit ako, lumalabas sila. Ayan, this is the biggest rat here in the Philippines. Anong tawag dito, bro? Cloud rat. Cloud rat. Endangered ba yung mga yan? Ibang kakaiba. Medyo tinitignan ako nito, oh. Ang laki nga. Grabe. Maabot po yan ng 10 kilos. 10 kilos isa. Ay. Ano pa po yan? Sandali ha. Sisilip ako sa isa. Ayun, ayun siya. Ayun siya oh. Bro, parang ano, parang aggressive. Parang aggressive yata. Napahurong, pambira, napahurong ako. Naglalaro lang po sila kasi sa pagkain. Ako, hindi ako basta-basta na-intimidate sa mga animals, pero ito, medyo na-intimidate ako rito. Grabe, lumalapit talaga eh. You know? This is the biggest rat. You know? So marami po tayo mga Pilipino. Dito po tayo, mga Pilipino po tayo. Pinanganak tayo dito, lumaki tayo dito at lahat-lahat, pero hindi natin nakikita yan. So ayan po, hindi natin alam yan. So ayan, now we know. Wow, beautiful, na? Beautiful pero creepy. Mas natatakot ako dito kasi sa paniki. Oh. Nung nahuli po daw yan, tinotorture po daw yan ng mga tao. Pinutulan po daw siya ng beak, yung kanyang bibig. No? Pero ngayon, mukhang okay na po. 60-70% po bumalik na yung kanyang normal na beak. No? Hahaba pa po yan, tutulis pa po yan. But the thing is, how could people can be so cruel to such beautiful creatures, just beautiful animals, no? Grabe, mga sakalam. Hmm? Ibang klase. Napakaganda po. How could you be so cruel to something so majestic, so beautiful? Yeah. These guys need help, no? Siyempre, pinapakain po ito ng ating caretaker. Pinapakain po sila. You know, he takes care of them and everything, no? Ayan po. Gagaya, kamukha ba ito nung kanina, bro? Ah, ito yung tinatawag na lawin. Apo, yan po. Wow. Ganyan din po yun, sir. Kaso nga lang po, bata pa po. Ay, baby, batang-bata. Ang ganda, oh. Oh, dyan galing yung pinapanood yung telenovela na Mulawin, no, sir? Dyan nila siguro nakuha yan. Lawin, ang gwapo. Ay, wow. Ngayon yun naman, oh. You know, ako, paborito kong flying creatures yan. Mga eagles, mga hawks. Yan, napakaganda. It's just majestic. It's beautiful creatures. Wow. Ang ganda po, mga sakalam. You know? So, inuulit ko po, mga sakalam, no? Itong malaki dyan, nakakatago, hindi na makikita yan. Ano po, sir? Ano yan? Ano po siya? Gray-headed naman po siya. Gray-headed si Hegel naman po siya. Pero pwede naman po siya, sir, dito sa labi. Tapos ito naman po, idiom. Ayun! Who doesn't like iguanas? Ayan o. Oh, ang guwapo-guwapo ni iguano. Ayan o. Oh, parang balik po tayo sa dinosaur age. Nung isang araw lang may pinapanood akong video sa YouTube ng isang araw, bro. Yung ganito. Oh, ganyan siya na iguana. Inalagaan niya baby pa. Si ano po dati dito, sir, na ano po siya dito is si Doc Forbes sa Born to be Wild. Ang naging profit naman po niya ito is wild pig. Ano ba yung meron sa wild pig?
Ah, ito si wild pig natin, no. So, yan naman din. Ay, tapos may turtle pa doon, no, laking. Ay, naku, yung mga anak ko, gusto nilang mga turtles. Ito naman mga wild pigs natin, ano naging problema nila? Ito naman po, sir. Galing din po siya sa Zambales, sa ano naman po ito. Uy, grabe, oh. Sa San Marcelino naman po siya galing. So, ang nangyari po sa akin dati, sobrang payat po niya dati. As, kasi dito na lang po siya nakapag-survive. Kagaya po nung isa po si Mona, ganyan din. So, dito na lang po siya. Anong pangalan nito? Lino po. Lino. Hey, kasi, Lino. Galing po siya ng San Marcelino. Ah, kaya Lino na lang, shortcut. Ah, itong ano, so, ang tawag niya, yung pangil niya, po, niya naputol o pinutol niyo? Ganyan na po talaga. Ah, ganyan talaga yan? Apo. Kinakain to, bro? Sa exotic po talaga. Kinakain din nila yan, no? Hindi naman bawal. Depende yung lang po sa mga yun. Pero bawal po. Hindi naman ito. Kasi yan po nakakapagalala sa atin. Pero bumago. Ito ka napakaikling video. Pero ako, this is so interesting. Noon ko pa ito gustong puntahan. Pero ewan ko kung bakit ngayon ko lang ito talaga nasilip ng tutukan talaga. No, pero ako, naniniwala ako. There's a reason for everything. No, so, nananawagan po tayo kasi ang gobyerno daw wala naman masyadong interest sa mga napakagandang oy. Owl ba yan o agila rin? Ano po yan? A serpent. Serpent eagle naman po. Ah, eagle siya. Ano po, serpent naman po. Ang ano naman oy. Po niya, camp naman po niya is a poro snake po. Oy, hey buddy. Hey buddy. Hey buddy. Guwapo. Yung mga mata na yan, oh. Pambihira, oh. Grabe talaga. Ako, sobrang amazed ako sa mga agila talaga. Mga, ay, hindi sila kalipad. Ano naman po yan, sir? Nagkaroon po siya ng diferensya po dito sa may wings niya. Gawa po sa, na-rescue po namin siya dito sa mga airport. So, tumama po siya sa LSE ng aeroplano. Ay, pambihira. Kaya, tinawag na lang po dito. Parehas lang sila, no? Apo, parehas. Kasi na, ano, yung mga puti-puti sa dibdib, no? So this is a gray-headed eagle. Ayan o, napakaganda. Ooh. Gray-headed eagle. No, medyo ano, parang ang tapang. Isda naman daw po yung hinuhuli nito. Parang ang tapang o. Hindi daw natin pwedeng lapitan hanggang dito lang tayo. Grabe. Guwapo. Gray-headed eagle. According po dito kay Kuya, no, yung pagkain ng mga animals na ito is all from donations and help from other people, you know. Sana po itong video po ito ay makarating, you know, worldwide, because ang mga viewers po natin ay hindi lang sa Pilipinas kundi worldwide. These majestic, these beautiful animals, and most of them are already endangered dito po sa Pilipinas. Kailangan po nila ng tulong natin. Anybody po na gusto pong tumulong, anybody po na gusto mag-donate, pwede po tayo maging daan. Pwede po kayo mag-message sa akin. Pwede nyo pong ipadala sa amin, no, at ibibigay po natin diretso dito po sa kanila, no. Ayan, so napakagandang experience po ito. Sana po ay yun nga, sana malayo po ang marating nito, you know. Yan. Akala kasi natin na tayo dog person tayo, cat person tayo, no? Ay, nagpapapansin na naman siya. Oh, nananawagan po siya. Ayan, oh, yung mga gusto pong magbigay ng food para dito. Ayan, oh. It's amazing, isn't it? It's amazing. It's just amazing. It's just amazing. You know? Yun nga sinasabi ko, dog lovers tayo, cat lovers tayo, imba bird lovers tayo. Ay, ito, owl. Ito yung owl. Ayan. Ganyan lang tayo siya kaliit. Ah, bata pa. Nahawakan ba yan? Ay, hindi. Ay, oh my God. Look at that. Ay. Ay, you know. Ay, sure. Ay, narinig nyo yun? Grabe. Diba? Nakaka-amaze po. Yun. Promise, last na pong panawagan to, no? Magbibigay po tayo ng konting konsuelo dito kay Kuya for showing us all this and taking his time.
So yun nga po, no, tayo mostly dog lovers, cat lovers, you know, mga house pets, no, mahal na mahal po natin sila, pero sometimes nakakalimutan po natin that there are other animals and there are other creatures, majestic creatures, beautiful creatures, caring creatures, no, na napapabayaan po at binababoy po ng mga ibang mga tao, no, pag nakita po nila sa wild. This place, napakasimple po, pero kailangan po nila ng suporta, kailangan po nila ng tulong, no po. So kaya pinopost ko itong video na ito. Kung sino po sa inyo may puso at balon-balunan, ano po, na talagang willing po na mag-support, ano po, walang sapilitan to, mga sakalam, no. Gusto po mag-support, you let me know. God bless po, sana po nag-enjoy, sana po meron po tayong natutunan dito sa video na ito. God bless you po, mag-follow po kayo, mga sakalam. Hintayin ko po yung mga comment ninyo at yung mga messages. God bless po.